Okay, what's up? Good morning sa inyo, mga sir, mga moms. Welcome na naman sa ating panibagong video. So, yung video content natin ngayon, mga sir, is pag-uusapan natin yung iba't ibang modes ng Raider 150 Fi. So, makikita nyo yan dito sa digital speedometer nyo. So, itong Raider 150 Fi, mga sir, meron siyang apat na modes. Meron tayong tinatawag na low, high, tsaka yung voluntariness mode, then yung naka-off. So, yung ginagamit natin palagi is yung off mode. So, ngayon, sa video natin ngayon, mag-explain ako sa low tsaka sa high mode. So, hindi na natin i-explain yung voluntariness mode tsaka yung off. Sa next video na naman natin yun pag-usapan. So kung baguhan ka pa lang sa pagmomotor or yung Raider 150 Fi mo bago, so check nyo po yung manual, yung binigay sa inyo sa CASA. Nandun makikita yung information regarding sa mode ng Raider 150 Fi. Pag mag-set tayo ng mode, mga sir, ito lang yung gagawin natin. So on nyo po yung ignition. Then, makikita nyo yung dito sa may part na to, adjust. So ito, naka-off yung mode natin. So pag pinrest na siya, lalabas yung low. Yan. Tapos pindot, naka-high. Then ito yung voluntariness mode. So hindi na natin yung pag-usapan yung voluntariness mode. So ito lang yung pag-usapan natin, yung low tsaka sa high mode. So kapag bago yung motor nyo, mga sir, brand new, tapos gusto nyong mag-follow sa proper break-in or yung tinatawag natin na soft break-in, ito po yung gawin nyo, mga sir. I-set nyo po yung mode nyo sa low, kasi maglilimit yung RPM or meron kayong warning na makikita dyan. So mamaya i-explain natin. So kung break-in period po kayo, mga sir, dito muna kayo sa low mode. Tapos sa high mode naman, yan na po yung part ng break-in period pero nasa 800 kilometers ka na. So malapit ka nang matapos sa break-in period, pwede ka nang mag-set ng high. So sa part ko, nung binili ko to si Raider 150 Fi, hindi ako gumamit ng low tsaka high. Dito ako sa off. So yung off mode, mga sir, ikaw po yung mag-decide kailan ka mag-change gear. Hindi kagaya sa low tsaka sa high, meron siyang mga guide or yung warning. Makikita natin yan mamaya dito sa RPM. May magbiblink dyan na white yung kulay. So pag-usapan natin yung low mode muna, mga sir. So ito, nagkuhan lang ako ng picture sa smartphone ko pero galing po to sa manual natin. So unahin po natin yung low mode. So kung nakikita nyo dyan, merong nakalagay na 0 papuntang 4000 RPM. So it means hindi ilaw yung white na indicator light. Pero pag lumagpas ka na sa 4000 papuntang 5000, meron siyang blink. Yan, magbli-blink yan. Tapos pag lumagpas ka sa 5k RPM, magsteady, meron siyang steady light. Yan, so papakita ko sa inyo ngayon. So yan, naka-low po tayo. Start natin. So yung 0 RPM to 4000 RPM, mga sir, wala siyang ilaw dito. Yan, hindi 'yon iilaw yung indicator light. So try natin. So yun na, 0 to 4000, walang ilaw. Yan. Pero pag lumagpas ka na sa 4000 to 5k, meron na siyang blinking light. Yan, kung napansin nyo. Tapos pag lumagpas ka ng 5k, yan, steady na yung light. So yan po yung low mode. So punta naman tayo sa high mode, mga sir. So yan, 0 to 9500 RPM, hindi siya iilaw yung indicator light natin. Yan, na may nakalagay na no light. Tapos pag lumagpas ka na sa 95 RPM, meron na siyang steady light. Punta naman tayo sa high mode, mga sir. Ito, naka-low siya. So press natin sa. Yan, so naka-high na siya. So from 0 RPM to 9500, hindi siya iilaw dito. So try natin. So yan, para makita nyo. So
0 RPM to 9,500, walang ilaw. So paglagpas ng 9.5, makikita nyo po yung ilaw dito na kulay puti. Yan, try natin. Yan, so yan po yung high mode, mga sir. So itong high mode, recommended to sa 800 kilometers pataas. So pwede na kayong gumamit ng high mode. Pero kung bago yung motor nyo, brand new, dito muna kayo sa low mode kung gusto nyong mag-follow sa recommended ng CASA yung proper break-in. So ito po yung kanyang guide. Mamaya mga sir, magte-test tayo. Test drive natin gamit yung low mode. Test drive din natin gamit yung high mode para makita nyo yung ano yung kanyang difference. Okay. So bago natin simulan yung test natin sa low tsaka high mode, mag-shoutout muna tayo sa mga subscribers natin. So kung trip mo yung Raider 150 Fi, mag-subscribe ka sa Werpa Moto Vlog. Kasi yung videos natin mostly puro tungkol sa Raider 150 Fi. Then baka sa susunod na vlogs, magra-rides tayo. Yan. Shoutout kay Brian Balmeo, Anonymous YouTube. Shoutout din kay Arjan TV from Don Marcelino, Tandoy Henry from General Santos. Shoutout kay JM from Anitaunan, Davao de Oro. Then shoutout kay Nagkagusto sa Babae from CDO, Mac Flip Nations from Tugigaraw, Joven Ninio Escoso. Yan, solid na supporter natin si Sir Joven. Ariel Oraga from Bayugan. Yan, isa ding solid supporter sa Werpa Moto Vlog. Shout out kay Earth Shaker Thunderbolt from Cagayan de Oro City. Kenan Moya Tabas from Camarines Norte. Shout out din sa grupong Raider 150 All-Star Nation Iligan Chapter. Shout out kay Justin Glide Avila from Tandag. Asherto Family. So taga San Francisco ito si Asherto Family. Shoutout kay Boki TV from Maragusan, Al Kasuyon, Nicola Tolentino from Marihatag, Sherwin Lee Tarifi from San Francisco. Then shoutout kay Dan Angelo Ramos. Okay, yan, thank you sa inyo mga sir sa pag-support nyo sa Werpa Moto Vlog. Sana hindi kayo magsawa, sumuporta sa channel natin. So kung di pa kayo nakapag-subscribe sa Werpa Moto Vlog, sana hit nyo po yung subscribe button, then like, tsaka comment na rin sa gustong magpa-shoutout dyan para ma-shoutout ko sa next video natin. So sa next video ko mga sir, magte-test tayo ng gas consumption sa Raider 150 Fi. So tamang-tama to kasi pure stock pa yung motor natin, sprocket lang yung pinalitan. So makikita natin kung ano yung average fuel consumption ng Raider 150 Fi. Okay, so test po natin yung low mode. So press natin yung adjust. Oh, siya nga pala mga sir, pag gusto nyo magpalit ng mode, mas mabuti kung nakahinto kayo. So huwag kayong magpalit ng mode kung tumatakbo yung motor nyo, kasi may tendency na baka ma-aksidente. Kasi kapag nagpapalit kayo ng mode, hindi kayo makaka-focus sa daan kasi pumipindit kayo dito, tapos tumitingin kayo sa speedometer. So kung gusto nyo magpalit ng mode, so doon kayo sa ano, kung nasa traffic light kayo, pwede. Or pwede din kayong tumabi sa kalsada. Yan, so para ma-press nyo ng maayos, tapos iwas aksidente. So yan, try natin i-low. So yan, naka-low mode na siya mga sir. So balik tayo. Okay, so yung nasa manual mga sir, 0 RPM to 4,000, hindi siya iilaw. So yan, kung nakikita nyo sa video natin, hindi nakailaw yung indicator light. So paglagpas nyan, 4.5, magbiblink. Yan, so nagbiblink siya. Tapos paglagpas ng 5,000 or 5.5, yan, nakalimutan ko, magsisteady na siya. Yan, so nakasteady na. So kung nasa break-in period kayo, pwede kayong mag-follow dito sa low mode para gusto nyo yung proper break-in. So yan, yan lang yung takbo nyo. So cambia. Yan, so limit 4,500. So sana makita sa video natin. Yan.
So yung RPM natin ngayon is nasa 4.5. So kaya nagbi-blink siya. Ayan, lumagpas na tayo sa 5K. So ayan, 4.5. So blink. Nagbi-blink yung ilaw natin. So para tong warning, isa tong guide para sa baguhan or yung break-in period ka pa. So gawin mo to siyang parang guide. So fourth gear, palimpuntan tayo sa fifth. Yan. Yan, so steady light. Yung RPM natin is around 5,200. So again, kung break-in period pa kayo, then less than 800 kilometers pa yung natakbo ng motor nyo, then pwede kayong mag-low mode kung gusto niya yan i-follow yung sa manual. So itong high mode, mga sir, pwede to sa 800 kilometers pataas. Kung yung mileage nyo is around 800 na, pwede na kayong mag-high mode. So again, yung ginawa ko dati, naka-off yung mode ko. Hindi ako nag-follow dito. Yan. So try natin i-high. So yan, naka-high mode siya. So from 0 RPM to 95, hindi iilaw yung indicator light. Pero pag lagpas natin ng 9,500, iilaw na yung indicator light natin. So try natin. So yan, 9,000. Yan, lumagpas. Yan, lumagpas na yun sa 9,000, mga sir. Kaya nag-steady yung indicator light. So try natin. Yan, lagpas sa 9,500. Tira. Woo! Yan, 11,000. Yan. So yan po yung high mode natin, ang lakas ng hangin. So sana narinig nyo yung boses ko. So okay, so yun po yung high mode natin, mga sir, lagpas 9.5, umiilaw yung indicator light. So kung baguhan ka pa lang sa pagmomotor or hindi mo pa kabisado yung Raider 150, then I suggest na i-follow mo yung low mode para safe yung motor, safe ka din. So kung meron kayong mga katanungan, mga sir, mag-comment na lang kayo or pwede din na ako i-contact sa Facebook account ko. Meron akong ginawang Facebook. Kaso nga lang, 2 followers pa. So sana mag-like kayo or mag-follow sa Facebook page natin. So ngayon, wala pang laman yung Facebook account ko. Okay, kita-kits na naman sa susunod na video natin, mga sir. Mag-ingat kayo palagi. Ride safe. Bye-bye.